Charlie Cagayan at Noemi Pacho, yung iniwan yung ebidensya ninyo sa bahay. Ito oh. Ito. Damit nyo to. Ikaw, Noemi Pacho. Kumanta ka na. Ngayon, sabihin mo kung hanggang saan ka tayo makarating. Pupunta ka. O, sige. Tulfo ka na ngayon. Tulfo ka na. Biglang ko lang makalusog ka pa. Usap natin si Ma'am Mary Jane Cagayan. Ito yung si Mrs. Ho. Ang gusto niya mangyari is pagpipiliin na si Mr. Napulis. Once and for all, sino ba talaga? Ako o siya? Nakikita ko na sa monitor, hawak-hawak na ni Mrs. yung panty. Sherry, halika nga rito para malaman natin anong size ba yan, Sherry. Magandang umaga po, Ma'am Mary Jane. Totoo, Idol. Si Noemi Pacho po, panty niya, iniwan niya sa bahay. Natatnan ko po. Tulong mo ko rito, Sherry. Ito si Sherry, medyo saray dito. Sherry, sa tingin mo, sa tansya mo, ano bang size yan? Oh, no! Oh, hindi ako yung kapit ng mister mo, ate, ha? Parang ganyan yung akin, eh. Okay. So, ma'am, saan niyo po nakuha yan? Sa kwarto po namin, Idol. Medyo healthy ho ba? Si payat po, Idol. Payat, eh, bakit? Law-law naman yan. Eh, sa kaihila ko siguro, Idol. Okay, so, itong si Sarge, eh, paulit-ulit na lang pala ng bababae. Opo, Idol. Okay. At this time, nahuli mo na siya with pieces of evidence. Marami. So, ano pong sabi niya nung mahuli mo siya, na corner mo siya? O may, ano pa yung hawak niya, ma'am? Cycling po niya, Idol. Tapos bra. Okay. Tapos dress po. Puro parang mga ano yan, ha? Mga large size ata. Okay. Sa kahila-hila nyo. So, ano pong sabi ni Mister? Nung una po kasi, Idol, hinuli ko lang po siya. Okay. Actually, nasa San Mariano po kasi ako, Idol, noong time na yon. Kasi last year po, June, nagkasakit po si Mister. Opo. Ngayon, inasikaso ko naman po siya. Okay. Eh, pinainom ko ng gamot, minedyasan ko po. Tapos okay. Nung ano, sabi ko sa kanya, dahil suka pa rin po siya ng suka. Okay. Eh, dalhin ko na lang po siya ng hospital. Okay. Tapos nung sige, sabi po naman niya, ngayon dumating po yung mga barkada niya, dinala po siya sa hospital, iniwan na lang po ako na nandun na lang sa bahay. Ano pong sakit niya, ma'am? Bakit siya nagkaganon? Anong diagnosis? Na eltor daw po yata, kasi hindi naman na po ako ang kasama po niya sa hospital po. Eltor? Nung time po na yon, yung second wife po niya. Okay, pero nagamot, okay na po siya ngayon? Okay na po siya. Okay. Tapos, nag-decide po ako umuwi sa bahay dahil parang wala naman na po akong kwenta bilang asawa po niya. Nag-decide po ako umuwi muna sa pamilya ko. Tapos doon, pinagbigyan ko po siya ng ano, ng okay, na okay lang. Si Noemi Pacho, ito po yung the other woman na may-ari ng panty na hawak-hawak nyo. A.K.A. Kabit. Nasa kabilang linya po at mga kausap po natin. Ma'am Noemi. Yes po, sir. Okay, meron pong hawak-hawak na ebidensya si Mrs. Cagayan na yes, naiwan po. Na po at ang panty na lawlaw, saka bra, saka cycling shorts. Tama wala ba? Po, hindi po ako, hindi po sa akin yan, sir. Eh, kanino yon? Hindi ko po alam, sir, sa kanya. Okay. Nanggugulo nga yung babae na yan eh. Sabi ko nga sa kanya, kung may ebidensya sa na magkasama kami ng asawa niya at ako ng asawa niya, sige, magpakita ako sa kanya at haharapin ko po siya kahit saan. Pero bakit kayo pinagbibintangan niya, ma'am, sa dinami-daming babae sa Pilipinas? Ayun na nga po eh, sa dami po nga po ng babae, bakit ako po yung pinagbibintangan niya? Eh, baka naman may pagbasihan yung pagbibintang niya, baka naman nahuli kayo, aside from this panty and bra, meron pa siguro mga ibang pagkakataon na kayo po'y nabuking. Wala naman po, hindi ko pa nga siya ano eh, basta sumusugod na lang po siya sa akin eh. Tapos pati pamilya ko po, ginugulo niya. Pero kilala niyo po si Sarhento? Ano lang po, pag minsan kumakain siya sa restaurant po. Kayo may-ari ng restaurant? Dito po sa ano po, sa Ilagan, eh pumupunta sila minsan dito, nagiinuman, ganun po. Hanggang ganun lang, inuman lang at kumakain? Opo. Wala na iba pa? Wala na po. Kayo ba'y napunta na sa bahay ni Sarhento? Hindi pa po. Ni minsan, hindi pa? Hindi pa po. Oh, Noemi. Yan, deny mo na yan. Sasabihin mo sa ano? Sabihin mo nga sa mga kapitbahay ko na nakakakita sa'yo? Ha?
Sabihin mo nga sa kapit, sabihin mo ngayon, sinungaling ka, saksakan ka ng sinungaling, kapal na mukha mo, ultimo magulang, lola mo nga nagpalaki sa'yo, siya pa ang nagsabi na pumupunta ang asawa ko sa bahay ninyo, anong relasyong meron kayo? Ha? Sige nga, kinausap ko kayo, kinausap ko ang pamilya mo, kinausap ko, layuan mo asawa ko, anong ginawa mo? Palagi kayong nagkikita! Pwede ba natin makita yung tato? Kasi dinideny ni Noemi, yan, na wala silang kaugnayan ni Sargento. Ano bang nakalagay sa tato? Charlie Cagayan. Charlie Cagayan. Okay, ang pangalan ni Sargento is Charlie Cagayan. Ayaw nakatato. Okay. Ma'am Noemi. Yes, sir. Ma'am, bakit may tato po sa kamay ninyo na nakalagay doon Charlie Cagayan? Sir, hindi lang po iisa ang may pangalang Charlie Cagayan po. Kasi po siya, yung babae na po yan, sir. Sobra-sobra na po. Gusto ko nga po yung kasuhan eh. Kasi kung ano-ano nang ginagawa niya, pati pamilya ko po, lahat, kung saan ako nagpupunta, saan ang bahay ko, gumagawa siya ng iskandalo. Ma'am, para maging fair, I will help you. Promise, I'll help you. Ganito po, ano? Para masupalpal natin itong si Mrs. na siya ay gumagawa-gawa ng istorya, nag-iimbento, pakibigay po sa amin yung telephone number ng Charlie Cagayan na nasa... Sabi mo na hindi yan si Sargento, inasa kamay niyo nakatato. Para tawagan po namin yung Charlie Cagayan na yan. Para sabihin niya na ako yan si Charlie Cagayan at hindi yan si Sargento. Pwede? Sige, sir. Sige lang. Ano po trabaho ni Charlie Cagayan? Nakatato sa kamay niyo? Sige lang po. Taga-Bliss, sir. Apo. Sige. Charlie Cagayan, saan po siya nagtatrabaho? Sir? Saan po nagtatrabaho si Charlie Cagayan yung nakatato po sa kamay niyo? Sino po siya? Saan po siya nagtatrabaho? Dito lang din po sa Ilagang, sir. Anong trabaho niya po? Ano pong trabaho niya? Wala po. Wala siyang trabaho? Wala, sir. Okay. Kasintahan niyo po siya? Opo. Ilang taon na po siya? 35, sir. 35. Tapos saan siya nakatira sa Ilagang? Sa Bliss, sir. Okay ba na para matigil na ito na, tinutulungan kita, mama, si Charlie Cagayan, makakausap po namin via Zoom and then magpapadala po siya ng mga ebidensya, ID and all, na magpapatunay na siya talaga si Charlie Cagayan yung taga-Bliss nang sagay matahimik na si Mrs. Okay sa'yo? Fair? Sige, sir. Kontakin ko lang, sir. Kontakin niyo po and then magpuproduce po siya ng ID sa amin, mga dokumento na siya talaga si Charlie Cagayan. And then siguro yes, po mga... meron ba kayong mga picture na magkasama kayo ni Charlie Cagayan? Na kayo magkayangkap, sweet, kumakain? Yung Charlie Cagayan na nasa kamay mo, ha? Meron? Wala, sir. Oh, dapat meron kasi, ma'am, di ba sabi mo, kasintahan mo. Mm-mm. So, dapat may patunay na kasi, I'm helping you, mama. Hindi mo naman siya itatato sa kamay niyo, ma'am, kung wala, hindi kayo sweet, kung hindi kayo ganun nakalalim ang inyong relationship. Di ba? So para itato mo siya sa kamay mo, malalim ng relationship niyo, therefore, marami na kayong pinagsamahan, dapat meron na kayong mga litrato, mga text sa isa't isa na magpapatunay na talagang kayong magkasintahan. At added to that, eh yung bang ID na magpapatunay na siya rin talaga si Charlie Cagayan. And then I'll help you. And then kasuhan natin ng libel itong si Ma'am Mary Jane. Okay, sir. Diba? So mapoproduce mo ba yung mga ano na yun? Kausapin ko lang siya, sir. Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Halimbawa na lang, yung nakatato doon na Charlie Cagayan ay si Sargento nakatato sa kamay ni Noemi. At may hawak-hawak din si Mrs. na panty, bra, cycling shorts. Pwede bang gamitin ebidensya yung sa korte para magdemanda laban dito kay Sargento at saka kay Noemi? Yes, sir. No. Ito po yung tinatawag nating circumstantial evidence para po doon sa pagtatalik na isang sargento, pati yung kanyang kinakasama. Ang panty po kasi, sir, mahirap itanggi yan. Paano ko nakakuha in possession yan? Lalo na kung inamin na pagmamayari yan ng sinususpetsahan natin. Hindi umamin. So, maganda po, sir, circumstance. Hindi umamin. Yan, sir, kahit hindi umamin. Yes, sir, kahit hindi po umamin, it's very strange na may panty ang isang sargento. Hindi naman pwede sabihin na kanya po yun or anything. So, pwede pa rin po natin gamitin yon as evidence, lalo na po kung sabihin na natin nakatato pa sa kamay ng babae. I heard po may tattoo sa kamay ng babae that would link their identity together. So, sir, dito kompleto po yung circle ng ating circumstantial evidence para po ma-point natin na may kasalanan nangyari dito. So, pwede po forensic o DNA, halimbawa yung pubic hair, sperm, kung meron pa at malaking yes, ano yan, ebidensya, malakas ebidensya. Tama po.
kung swerte po tayo, meron pa pong DNA material dyan sa underwear na meron po, na hawak po ng isa sa ating suspect, humalik po natin yan sa isa pa na, sa co-accused niya, then saradong-sarado na po. Lalo na kung sperm cell or vaginal discharge ang pagkukunan natin ng DNA. Then, siguradong-sigurado po yun, sir. Ayun. Okay, and then plus yung tattoo pa. Anyway, sabi naman niya, marami yes. naman daw, Charlie Cagayan, Isabela, kaya pinaproduce ko ng mga ebidensya, dokumento yes, sir, na ID. Ibang sarhento yon. Hindi si sarhento yon, but anyway, poproduce daw niya later. Sige, kung sakasakali, ano yes. pwede may kaso sa dalawa, Attorney Garrett? Sir, it would always depend kung sino yung married dito. No? Kung married yung lalaki na nakapag-apid sa isang babae, that's concubinage. Kapag ang babae naman is also married, meron pa pong adultery dito, sir. Mary Jane? Idol. Sa pagkakalam nyo, married ba si Noemi? Yun po ang sabi dun sa kanina po. Dahil pinuntahan ko po sila sa San Antonio Tres, yung pamilya po niya, kinausap ko. Mukhang delikado ang lagay dito ni Noemi. Ma'am, kung meron kayo malakas na kaso, huwag niyo po itapon yung panty. Huwag niyo pong galawin. Kung ako sa inyo, ma'am, huwag niyong galawin. Pabayaan niyo lang kasi baka pag di na-test siya, may makuha mga ebidensya, sample dyan, tulad ng vaginal discharge, sperm cell, etc., or pubic hair ni Mister na naiwan pa dyan, mapag-di na-test yun. So huwag niyo pong galawin, ma'am, ha? Ilagay niyo po sa plastic, kung maganda, kung naka-gloves kayo, para exhibit A sa korte yan. Okay? Huwag niyo masyadong hawak-hawakan, ma'am. Okay. Sige. Si Sargento, wala? Nasa Sargento? Sige, ayaw po magsalita. Ganito pag gagawin natin, ma'am. Huwag mo ibabang telepono para umpisa na po natin yung pagsampa ng kaso sa korte and then kasong admin laban kay Sargento. Okay, ma'am? Opo, Idol. Sige, ma'am. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action.